So, nag-post ako sa community ko ng mga gusto nyo itanong sa akin. At ang challenge na to ay madadagdagan pa ng isang challenge. Ang 50 pesos merienda challenge. So, ang tawag sa challenge na ito ay 50-50. Kasi yung unang 50, sasagot ako ng 50 questions. Tapos yung another 50, uubusin ko itong 50 pesos para sa merienda. So, tignan natin kung ano ang mararating ng 50 pesos sa yung merienda. Okay? So, let's do this! Okay guys, so samahan nyo kung maghanap ng meriendahan dito sa may amin. Actually, marami naman talaga mararating itong 50 pesos na ito eh. Lalo na sa akin. Kasi matipid ako. So anyway, habang naghahanap tayo, eh simulan na ni Almira ang pagtatanong. Hi Almira! Hello! So, ano ang gagawin mo kung after 1 to 5 years, eh mawala na ang YouTube? Babalik ka ba sa pagdi-DJ? O ipuporso mo yung career sa singing? O magtinda ka na lang kahit ano pa? Oy, masaya magtinda, pero nakakapagod talaga kasi na-experience ko magtinda. So, ang gusto ko naman talaga, dahil naranasan ko na mag-DJ, gusto ko maging singer talaga. Yung may album. Oh, bilang breadwinner ng family mo, Ate Cara, simula ba nung pagkabata nagtrabaho ka na? Anong pinakamahirap na trabaho ang pinasok mo? Yes po, simula 12 years old, nagtatrabaho na po ako at yun nga, ako na yung breadwinner. At ang pinakamahirap na trabaho na pasok ko ay, well actually, lahat naman ng trabaho na napasukan ko, in-enjoy ko talaga. Pero siguro yung pinakamahirap na lang nung nagbabanda pa ako kasi 4 a.m. kami umuwi nun. Kasi mga ganun, 4 to 5 a.m. kami natatapos, sa saka pa lang kami nakakauwi. So puyatan talaga, kaya high school pa lang ako nun. At dahil dyan, minakita na po akong tindahan, so uunahin natin bumili ng inumin. Para talagang kahit anong kainin natin, at least may hawak na ako inumin, di ba? Hindi ako mabibitin mamaya. So, ito ng 50 pesos, ibibili ko ng... Hindi natin. Pabili po! Ano yun? Meron po kayong tubig? Meron. Anong gusto mo? Meron dose. Anong gusto mong presyo? Gusto presyo. Wait lang. Depende. Yung pinakamura na lang, te. Meron kami. May 9 pesos, may 12, may 16. Sige po. Ano po? Yung 9 pesos na lang po. Sige, eto. 9 pesos. Wow! Mura-mura. 9 pesos. Okay, ito po. Okay. So, sakto talaga kailangan mura yung makuha natin kasi nga, ang challenge natin, di ba, 50 pesos na lang. So, magkano na lang yung tira sa akin? 41 pesos na lang. Ito yung sukle, 41 pesos. Thank you po. Yeah. Thank you. Okay. So, ito na po yung sukle at may tubig na tayo. Mahalaga tayo may tubig kasi hindi ko alam po ano yung mga pagbibilihin ko. So, syempre, nakakatulong ang tubig para matanggal lahat ng toxins sa body natin. Okay? Ano po ang mas mahirap na job? Radio o voice acting? Love you, gandang Cara. Actually, hindi ko masabi kung mahirap ba siya. Kasi parang pantay lang naman. Pareho namang may mahirap na part eh. Dun sa pagiging DJ, mahirap kasi kailangan spontaneous ka talaga. Dun naman sa pagiging voice talent, mahirap din kasi hindi porket marunong ka ng voice acting, okay na. Kasi dinadub pa yun eh. So, kailangan sync din talaga. So, parang pareho lang. Mahal mo pa ba o mismo na ba ang tatay mo? Mahal mo pa ba? Para naman kami mag-ex? Siyempre kahit naman balibalik na rin yung mundo, tatay ko pa. So, andun pa rin yung love. Kaya lang hindi talaga kami nagkasama hanggang sa lumaki ako. Kung dun sa mismo na ba, siguro gusto ko rin naman siya makita. Okay guys, so nakakita na ako ng banana cake. Cara, anak niyo po ba si David? Okay, ang dami nagtatanong niya at sinagot ko na rin po yan ilang beses na sa aking Instagram account. Actually, yung Instagram account ko, laging siya ang laman. So, opo, yun po ang sagot. Yes naman. Hindi ko lang siya madalas nakakasama sa vlog, sa YouTube ko kasi Saturday, Sunday na lang kami nakikita kasi nga may school siya. Ako 9 hours ako, tapos pagdating ko sa bahay, tulog na siya. So, ngayon na lang kayo madalas talaga magkasama. And, ayun, happy ako. At least, ang dami ko na ding time para sa kanya. So, yun lang. Based sa experience nyo mag-DJ, ano pong advice na mabibigay nyo sa mga gustong mag-DJ sa radyo? Siguro kailangan malakas ang loob nyo. At saka, ang pinaka-tip talaga dyan, okay na po, ang pinaka-tip talaga dyan ay makinig kayo ng mga favorite DJs nyo para makakuha kayo ng mga ano, ng mga tips at saka ideas kung paano gawin. Tapos yun, mag-practice kayo.
Ate Carla, kung papipiliin ka sa mga leading man na gusto mong makatambal, sino ito and why? Kapamilya lang dapat. William the Guzman. Okay, so marami pa tayo natitirang pera. Magkano po yung barbecue? 15 pesos. So kasya pa naman pa. May bala ka pa bang mag-DJ? So ngayon po wala muna, pero feeling ko babalik din naman ako. Hindi ko lang alam kung kailan. What is your biggest regret that you have done? Regrets? Wala naman ako regrets kasi kahit naman ano yung pinagdaanan natin sa buhay, everything happens for a reason. So siguro tama lang din na nangyari yung lahat. Are you happy that you're leaving the radio and be a vlogger full time? Sorry for wrong grammar. Hey, PS, wag nyo nang kulitin si DJ Cara. Yes po. Gandang Cara, sino po ang daddy ni David? Secret na lang po yun kasi private person po siya. So, yun lang. Pero okay naman po kami. Magkaibigan naman kami. Next country you want to visit and why? Thanks, Cara. Taiwan. Nagbibigay ba ng sustento ang daddy ni Isaac sa'yo? Okay, medyo nakakatawa yung question na yan. Pero sige, sasagutin ko. Hindi po akong nanay ni Isaac. Well, may ako na sanang sabihin kasi kawawa naman yung bata. Pero dahil marami din nagtatanong, adopted baby po namin si Isaac. Ate Cara, nung naghiwalay kayo ni Marco, umiyak ka po ba? Oo naman, umiyak ako nun. Pero pass is pass. May sama ka ba ng loob sa father mo? Dati oo, meron. Kasi hindi niya ako kinikilala. Pero na-realize ko, kapag may kulang sa buhay mo, may ibang mga tao magpupuno na pala at mga pangyayaring ibabless ka. Sino ang pinaka-best friend mo mula noon hanggang ngayon? Si Elmira yung nagtatanong. Buti naman. Kung may sasagot kang iba, patay ka dito. Pag-ibig o career? Pag-ibig. Ano ba yan? Okay. Kakainin ko muna itong balanak ko dahil binubutong na ako. Ayun. Radio o YouTube at bakit? Sana makapili ka, Ate Cara. YouTube po kasi nagagawa ko lahat ng gusto ko. If you could go back 5 years, what would you change about your future? About my future? Wala naman siguro akong gustong baguhin. What are you most attracted to in a guy? Yung soplado. Longest day na wala kang ligo? Pag may sakit po ako. One day. Biggest fear na na-experience mo? Yung iwan ako. Oo, yun nga. Okay, sulit na yung barbecue ko. So, hanap po tayo ni Mama Marietta kasi may barya pa tayo. Thank you po yan. Okay, so may nakita akong mga french fries, lumpia, at mga fish ball. So, yung bariya ko, busing ko na po. Magkano mo lang? Ah, sige, fish ball na lang po na. Okay, so ito na po ang aking fish ball. So, kainin na namin ito sa bahay namin. Tara! Okay, so upo muna tayo para makain natin yung mga pagkain. DJ Cara, ano po yung favorite music nyo? Mga love songs. Anong biggest dream mo? Anong biggest dream mo? Ha ha ha. Gusto ko po mag-album talaga. Favorite outfit? Mahilig ako mag-short. Anong gusto mo, kumain or matulog? Matulog, kasi kulang ako matulog. Anong favorite mong dessert? Graham, mango graham. Sa tuwing napupuyat ka te, anong ginagawa mo? Mag-YouTube po, kung di ako makatulog. Sinong pinaka-paboritong character niyong binosesan? At sino pong paborito niyong Pokemon? Siyempre si Ash ng Pokemon, at ang favorite kong Pokemon, si Pikachu. Since breadwinner ka, how do you manage your finances, lalo na sa time ng kagipitan? As in, ikaw lang ba ang gumagastos sa lahat? Nakakabilib naman kung ganun, sana mabigyan mo din kami ng tips tungkol doon. Matipid po kasi ako, tsaka hindi ako maluho na tao. Kumbaga, simple lang, kung ano lang yung damit nandyan, hindi ako mahilig sa may tatak. Kadalasan pa nga lahat ng mga damit ko puro bigay, kaya naman manage ko talaga yung pera na maayos. Curious ako, paano makipag-date ang isang gandang Cara? Tahimik ba siya o parang tropa lang din pag nakikipag-date? Parang tropa lang. Kung magmamahal kang muli, anong bagay o katangian ang unang-una mong titignan sa kanya at bakit? Siguro yung yung mamahalin niya muna si David bago ako. Kasi pag mahal niya si David, automatic naman yun na rin. Mamahalin niya rin ako, diba? If mabubuhay ka na lang ng isang araw, ano ang gagawin mo? Isang araw na lang, lilibutin ko ang buong mundo, tapos na may bukinas. Lilibutin ko ang buong mundo, tsaka lahat ng mga mahal ko sa buhay, isasama ko. At sa'yo na lang din to, Almira. Busog na ako. Gandang Cara, kung mai-inlove ka ulit sa isa sa mga ex mo, kanino? Name one, at bakit?
Wala pa akong binabalikan na ex eh. Ate Cara, sino ang celebrity crush mo? JM De Guzman. Kung papipiliin ka saan pamilya mo gustong mapabilang, sa isang buo pero hindi masayang pamilya o isang pamilyang masaya kahit may kulang na isa? Oh, broken family kami pero masaya naman po kami. So, di bali lang kulang basta masaya kaysa buo yung pamilya pero di ba, hindi naman kayo. So, doon na lang ako sa broken. Wala po ba kayong planong mag-artista? Huwag na lang. Dati oo, pero parang hindi ko na kaya pag may mga intriga-intriga pa, so okay na ako sa YouTube. Sino po ang pinaka nakakatawang radio DJ in the Philippines for you? Nakakatawa? Kay Lloyd! Nakakatawa kasi yun. Tsaka si Papa Jack. Yun. Saan po kayo graduate ng college? PWU. Anong course niyo po? Com Arts. Ano ang favorite color niyo? Lavender. Anong pinakapaboritong bansa na napuntahan niyo? Malaysia. Kung ikakasal po kayo, anong klaseng kasal? Beach wedding! Anong favorite sports nyo? Badminton. Anong favorite food nyo? Spaghetti. Anong favorite drink mo? Dati soft drinks, pero nag-stop na ako mag-soft drinks kasi hindi talaga ako matubig before. Pero ngayon, kailangan ko na talaga magtubig sa katawan kasi alam nyo na, kailangan matanggal lahat ng mga toxins sa katawan natin. And make sure na yung tubig na iinumin nyo ay malinis din. And ever since talaga iniinom na ng family ko, Wilkins. Kasi mama ko talaga, maka Wilkins talaga yan. So, Wilkins talaga. So, yan. Wilkins Pure na talaga iniinom ko. Saka sako din, mura pa, di ba? 9 pesos lang. Tapos, makakatulong pa sa pagtanggal ng toxin sa katawan natin. O, di ba? Asan ka pa? Sino artistang babayang nagagandahan ka? Christine Reyes. Ano ang favorite pet mo? Actually, hindi talaga ako mahilig mag-pet, pero dahil nabigyan ako ng aso, hello, si Coco, so aso. Kung hindi ka nag-YouTube ngayon, anong ginagawa mo? Nag-DJ pa din. Kung magiging lalaki ka, sino ang unang babaeng liligawan mo? Babaeng liligawan ko, Ma Salvador. Ang hot niya yun. Okay guys, at dahil dyan, mag-alas 6 na po, dumidilim na po. So, na-achieve naman natin ang ating challenge, ang ating 50-50 challenge, ang ating 50 questions, at ang ating 50 pesos merienda. So, meron tayong banana queue for 12 pesos, meron din tayong barbecue for 15 pesos, at meron tayong fishball for 14 pesos. At syempre, ang ating drinks, ang Wilkins Pure 330 ml for only 9 pesos, na murang-mura talaga, for a total of 50 pesos. So I think okay na po yun. Thank you for watching and please subscribe to my channel. Bye!